magandang araw mga DIY, Alex po na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ngayon sa video natin ito, mag-unbox tayo ng ating power switch controller. Ayan guys, so ang nabili natin ito sa halagang 1,090 noong nakaraang sale. Ayan guys, so mayroon ng nakalipas na 3 weeks. Ayan, so sigurado ito na disinfect na sa loob. So sa labas, sa disinfect na natin. Nabili natin ito para mas maging organized yung ating switch para sa ating mga audio equipments. Ayan guys, at bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang guys sa ating channel, ayan guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Pakiclick nyo rin ang notification bell right up below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike and share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Ang nabili natin ito ay isa lamang sa mga unbox natin ngayon. So, nabenta natin yung ating mid-high. So, kailangan mayroong kapalit. Ayan, so para hindi maglaho yung alaala sa atin ng ating ginawang mid-high. Okay guys, at baksa natin ito. At titignan natin yung loob kung maganda ba or testing natin kung hindi mag-init para sa ating tatlong power amplifier. Okay, so sa kanyang box mukhang bagong-bago at maganda ang pag-ship. Ayan, so walang yupi. Ayan. Ayan. So, user manual. Ito yung nakita kong pinakamura na 10 channel power controller sa online sa or sa Lazada. Ayan. So, nagkataon pa na sale kaya ang bili ko sa kanya kasamang shipping ay 1,090. Okay, so mamaya ilalagay ko yung link sa baba ng video na to. Okay guys, pagdating sa kanyang kable. So medyo mataba rin yung kanyang kable. At mayroong ground. Ito yung maganda rito, may ground. Ayan guys, sa likod niya medyo maganda yung saksakan. Ayan, universal. Pwedeng flat or bilog yung isasaksak natin. Ito yung kagandaan dito. Yung sa iba kasi flat lang, hindi ito. Ayan, wapas. At may ground. Tignan naman natin yung build sa loob ngayon. Yun. Organize yung loob ah. Ayan. So, kung mapapansin nyo, napakaganda ng pagka-wirings. Kung mapapansin nyo yung ground niya, ayun oh. Ayun. Connected siya dito. Ayan. So, wala na tayong problema sa ground. At pagdating dito, meron siyang reset button. In case na may nag-short, so for safety purposes ito. At pagdating sa kanyang chassis, ayan. So, sakto lang yung kapal. Hindi naman masyadong manipis. Pagdating sa kanyang kable,
So nakalagay dyan 3 by 1.5 mm squared. Ngayon, ilalagay naman natin sa ating amplifier rack or cage. Siguro dito na lang sa gitna para yung kanilang mga extension or power extension cord ay hindi malayo ang lalakbayin. What? Or mas madaling organize. Ayan, sa para sa akin. Ayan guys, please comment down below kung saan dapat ilagay ito. Ayan, kung taas ba, gitna. So sa palagay ko dito na lang sa pinanggalingan ng crossover. At ito naman dalawa yung angat natin. Ayan, so para yung power cord itong tatlong amplifier ay hindi malayo. Pagsaksak natin mamaya sa likod. Ayan guys, at bago natin ikabit ito, para pala sa mga hindi nakakalam, ang purpose nito ay para maging organized lamang yung ating power cable or power extension ng ating mga equipment. Ayan, at organized din yung on-off nila, mga switches. Mas madali nating makita or ma-on-off ang bawat isa. Talalagyan lamang natin ng label or tandaan natin yung number kung saan nakasak ang bawat isa. Guys, ang purpose nito ay hindi gaya ng ABR na kung saan nagko-control ng or nagre-regulate ng voltage ng ating kuryente. Kailangan pa rin natin ng AVR para sa malalakas or mas malalakas na equipment. Ayan guys, kung sa mahihinang amplifier at maganda naman yung kuryente natin sa bahay or dami ng kuryente, so hindi na natin kailangan ng AVR. Okay guys, lagay na natin. Para sa ating BP maximizer or equalizer. Okay, saktong-sakto ito para sa ating system. So far gumagana itong ating or may nakalagay sa ating 1 to 6. Okay, na-testing natin, walang issue yung mga switches, lahat may ilaw. Ayos. Okay, ngayon on natin yung ating amplifier.
1, so meron 2, three, four, five. Panguli natin itong or pang-anim natin na ating mixer. Yun. Ayun din. Yan yung unboxing natin at testing natin sa ating switch. Okay mga ka-DIY, so initially na-test natin yung ating controller switch. So far, okay ang lahat. Walang problema. Gumagana lahat. Update ko na lamang kayo sa ating result. Kung okay yung kanyang power cable habang ating ginagamit or wala bang magiging issue. And guys, bago tayo tuloy punta po sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo guys kalimutan na mag-subscribe. Pati-click nyo yung notification bell right down below para mag-notify kayo sa ating masunod na mag-upload na videos. Siyempre, pakilagay siya na rin para makapagbagay ng konting kalaman sa iba. Ay, pakita ko naman pala sa inyo yung ating susunod na unbox. So, unbox din natin ito. Ayan, dinidisinfect lang natin. So, ito ay live equalizer. Kapalit ng ating nabenta na midhay na box. Ayan. So, ito siya. So, dito natin siya ilalagay mamaya. Ayan. Okay guys, abangan nyo sa susunod nating mga video. Okay guys, at muli, ito ang inyong Lingkod Alex na nagpapaalala. If you are not perfect, do it yourself. We'll be right back.